Hi guys! Ella Chervagan here and welcome to my channel. Ngayon guys, magta-try tayo ng life hack again. Diba meron na akong mga ibang video na nag-try ako ng life hack kung totoo nga yun. Ngayon, ang sinabi kasi ay meron naman daw beauty hacks. Ang, alam mo kung ano? Toothpaste guys. Yes guys, toothpaste. Okay. Itong mga toothpaste daw ay pwedeng gamitin pang beauty, pang hygiene, and everything pa. Meron pa nga pang linis. Pero, nag-try ako ng dalawang beauty hacks, tapos tinignan ko kung effective nga yung nakikita ko. So, gusto nyong malaman? Ito na yung unang video. Kailangan daw, ilagay mo yung toothpaste sa pimple mo, at in 10 minutes daw or so, pag pinatagal mo, mawawala na daw yung pimples mo. Hindi naman actually mawawala, iimpis na daw siya. So, ito yung video nung trinay ko na siya. Tingnan nyo at panoorin. So guys, ang nangyari kasi, nung nilagay ko tong close up dito, yes, lumamig. Tapos, hindi siya nag-dry up. Nawala lang yung pamamaga. Which is kahit papano, nagbigay relief. Hindi siya nakakatanggal ng pimple. Nakaka-impis siguro, pwede. In due time pa. Kasi trinay ko uling maglagay nung gabi. Pero kung sasabihin na makakatanggal in just 10 minutes, in just chuba. Araw lang, agad, isang araw lang, hindi. Natanggal lang yung pamamaga. Hanggang ngayon, no, tingnan nyo, nandiyan dyan pa rin siya. See? Tagal ko nang ginawa yun. Tapos, dalawang gabi na akong naglalagay. Nakakatulog ako na yung nailalagay ko dito sa pimple ko, pero wala. Okay, ito naman yung pangalawang life hack. Nakita nyo na, yung pangalawang life hack. Ang ginamit ko naman, itong Himalaya Complete Care Toothpaste. Dito, as you can see guys, so wala akong lipstick. Ayan siya. Ganyan siya. So, maglalagay ako ngayon ng lipstick para makita ninyo yung diferensya sa meron at wala. Gamit tayo nitong Everbelena, yung sa Chris, kay Chris. Yan yung ay lipstick. Ito yung wala. Hindi naman siya namula. Sa totoo lang na sinasabi nila na kala mo parang may lipstick ka. Hindi guys. Ito yung may lipstick, ito yung wala. Ang masasabi ko lang doon, lumambot yung labi ko nga. Okay siyang pang-exfoliate. You don't need to buy mga product pang-exfoliate para sa labi daw or gamit ka pa ng ano. Okay na yung toothpaste. At saka nung nilagay ko siya, ang lamig-lamig niya sa labi. Nakakatuwa. Kasi parang mas gusto mong nandiyan na lang yung toothpaste hanggang sa matuyo. Kaya, lagay ko na lang ulit. Ah. Hindi talaga siya.
Yan yung may lipstick. Ba yung wala? So, kung tatanungin nyo ko, kung totoo yung mga sinasabi dun sa mga ibang videos dito sa YouTube, kung okay ba yung mga life hacks na ginagawa or ano, hindi ko masasabing effective in a way doon sa kiniklaim nila. Effective siya partially lang, pero hindi yung kiniklaim talaga. So guys, kung nagustuhan ninyo itong video ko tungkol sa life hacks ng toothpaste, hit like this video, comment down below if you have any questions, at wag na wag nyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko. Malapit na tayong magkaroon ng 1,000 subscribers. Tandaan nyo guys, magpapamigay ako ng giveaway. At ito pa ha, hint ko lang, tatlong tao ang makakakuha ng giveaway ko. Oh, di ba, bongga? So, punta na tayo sa batian segment. Yung mga nag-comment sa last video ko. Ito na sila, Aria Aguilar. Oh, tapos sumunod, si Lovely Micaela. Tapos si Mars Buzz. Si Amor Wallace. Si Iya Gayo. Ang sabi pa nga niya, thanks Ma'am Ella, more power po sa channel mo. Pa-shoutout naman po ng Timothy Branch ng Sun Trust Shanata. Ulitin ko ha, shoutout sa Timothy Branch ng Sun Trust Shanata. Tsaka si Marlinda Saikusa. So guys, meron na namang nag-OJT na natapos dito sa amin, office sa barangay. So, deserve na naman nila ang shoutout ko, kaya pinasulat ko ang mga names nila. Dahil maayos naman sila magtrabaho. Even though, tandaan nyo, grade 12 pa lang sila. Magaling. Maayos, mga masunuring mga bata. So, isa shoutout ko na. Dalawang school kasi ang pinanggalingan. Yung unang-una, sa St. Augustine muna, si Jen Takan. Siya yung taga St. Augustine. Tapos, ito namang mga sumusunod ay galing sa St. Catherine College. Sila Hannah May M. Dosdos, si Rosales Hannah Georgette G, Jasmine Q. Mendoza, si Jean Mar S. Omero, si Florence Bianca A. Esconde, si Brian L. Gira, tsaka si Bea Marie Robles. Ila yung mga nag-OJT dito. So guys, ito lang naman ang payo ko sa mga nag-OJT dito. So ngayon, dahil gagraduate na kayo, mamimili na kayo ng kurso nyo. See to it guys, na yung pipiliin yung kurso ay yung sure na sure kayong yun ang gagamitin yung career. Why? Kasi guys, yes, oo, naiintindihan ko na pwede kang mag-shift if you want to. Kaya lang, kung sabihin na natin, kung business ka lang, tapos lipat ka uli, kunwari management, lipat ka uli ng accountancy, lipat ka, wala namang problema yun kasi halos nasa business courses yan. Pero kung lilipat ka, like for example, nasa computer science ka, tapos pupunta ka naman ng medicine, di ba? Pag-isipan mabuti, kasi hindi biro-biro ang perang ginagastos ng mga magulang. Ngayon, sa mga iba naman, nasasabihin nila, hindi lang to para sa mga OJT dito na mamimili ng kurso, guys, ha? Ngayon, dun sa mga iba naman, nasasabihin nga nila na, hindi, may pera naman, pwede silang mamili if they want to. Tandaan nyo, guys, yung time nyo ang nawawala sa inyo. Time, guys. Hindi nyo na maibabalik yan. Yung pera, nagagawa ng paraan. Pero yung time, hindi. Tapos sasabihin nyo pa, total naman, scholar kayo, hindi nagagastos yung magulang nyo. Sinasabi ko nga, guys, yung time, hindi yan na ibabalik. Imbis na kahit pa paano, nakagraduate ka na, dahil nagpalipat-lipat ka ng kurso, hindi ka nakagraduate pa. Tapos yung mga kabatch mo, nakakagraduate na, nakakatulong na sa pamilya, kumikita na sila. Kung hindi man makatulong sa pamilya, if they want to travel, they can do. Kasi they have a job. And since ikaw, namili-mili ka pa, hindi ka pa decided, ngayon pa lang mag-decide ka na. So
So guys, kung nagustuhan ninyo ang review kong ito sa life hacks ng mga toothpaste, hit like this video, comment down below if you have any questions, and don't forget to subscribe to my channel guys, and see you to my next videos. Bye bye.